Ato muna. Ayoko sanang i-discuss tong animal na to. Ay, nako. Eto, panoorin natin to. Ayoko talagang i-discuss ito, pero hindi maaari kasi... Pinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng noontime variety show na It's Showtime. Ito ay matapos makatanggap ng ang MTRCB ng reklamo laban sa isang eksena ng mga host nitong sina Vice Ganda at Ion Perez sa segment na Isip Bata noong July 25. Sa eksena, makikitang kumakain ng cake ang dalawang host na inireklamo dahil nagpo-portray umano ng indecent acts. Binibigyan ang respondents ng 5 araw para magkomento. Hinihingan namin ang reaksyon ang programang It's Showtime. Ito ang meron kasing ano, merong ginawa ito si Vice at saka ito si yung kanyang jowa on television. Okay? At nasita nga sila doon at isa sa mga nagreklamo nga sa kanila doon, isang binanatan is si Rendon. Oo, si Rendon, toxic talaga yan. Pero this time, may punto kasi. May punto sila eh. Ano ko ba yung ginawa? Una-una, during the program, ito yung segment ng Showtime na kung saan nandun yung mga bata. At saka tanda natin, sasabihin ng iba, banat ba? Bakit naman ang Mocha Girls? Bastos din naman. Magkaiba po ang free TV at ang live entertainment. Sa free TV, everyone can watch. Pinapaliwanag yan sa MTRCB. You can do sexy things through Netflix or Viva Max or whatsoever. Kasi nga, para mag-sign in ka doon, hindi yun libre. Una-una, hindi libre yon, may bayad yun. Pangalawa, may checking yun, of way of checking dun sa restriction ng edad mo. Ibig sabihin, ang tawag dyan ay hindi free TV. Ano ibig sabihin ng free TV? Ibig sabihin, pagbukas mo ng TV, lalabas na. Ibig sabihin, yung mga bata, madali na nila ma-access. Pagdating naman sa live entertainment, ibang usapan din yon. Bakit po? Sa live entertainment, bago hindi naman makakapasok ang bata. Okay? E paano naman sa social media? Ganon din po. Naka-restricted po yung aking social media kung saan eh, 18 and pataas lang ang pwedeng makapag-makanood. Okay? And, sabi nga nila, sa social media, hindi ho yan tinatawag na free TV o yung pagbubuksa mo, sasadyain mo talaga para manood. Hindi yan free TV. Ang problema kasi sa free TV, ang bata nakakapanood. Okay? Hindi ho tayo nagmamalinis. Linawin ko muna ang komento ko dito ha. Hindi ho ako nagmamalinis, pero dapat ilagay sa tamang lugar. Yun lang ang akin dito. Kasi yung segment na nga doon, segment na nga daw na may mga batang nanonood. Okay, yun yung segment na yun. Tapos, eto ang ginawa nila. Ipakikita ko sa inyo, ha? Kayo na ho magsabi kung karapat dapat ba yung ganito. Yan. So yan po yung ginawa nila. Ngayon, para sa akin po, una-una sa lahat, buti na lang hindi tumayo si Vice. Oh, buti na lang talaga hindi tumayo si Vice. Ganda. Baka mamaya delicates, lalo mas delikado pag tumayo siya. Kasi feeling ko mukhang na-carry ano siya eh, mukhang na carry over siya doon sa sitwasyon nung ginawa nung kanyang boyfriend. Alam mo ba, sa totoo lang, yung mga ganyang gawain ninyo, yan talaga ang nagpapatunay na hindi natin kailangan ng SOGGBIL. Yung totoo lang. Bakit po?
kaya niyong gawin yan eh. Diba? Kaya niyong gawin in public yan nang hindi naman siguro kayo makukulong nang ginawa niyo yan. Ibig sabihin, there's no such thing as discrimination. Ngayon, don't ever say na huwag kami mag-react na ang laswa, ang sagwa, karapatan namin yun. At pagka nagka-soji bill, hindi na kami makaka-react ng ganyan. Kasi ang punto ko dito, ito eh. Kaya nyong maging kabastos-bastos, kalaswa-laswa. Kaya nyong gawin yun. Pero yung mga tao, pag nagsalita ng hindi maganda sa inyo, magagalit kayo. Huwag ganun. Ano yun? Kayo lang may karapatang maging bastos? Diba? Kami, wala kaming karapatang mag-react? Ganun ang mangyayari pag napasa yung lintik na soji bill na yan. Wala na. As in, sila, malaya silang gawin yung gusto nila, tayo, bawal tayo magsalita. Alam mo, ulitin ko ha, I am not against LGBTQRSTYUZ basta. Hindi ko na alam kung hanggang saan ang umabot kayo. Hindi ho ako against dyan. Okay? Pero yung kabastusan nyo, kukomentuhan ko kung maging bastos din eh, ibang tao. Kahit babae. Diba? I mean, baka isipin nyo, kinukomenta mo lang bastos yan kasi LGBTQ sila. Hindi! Kahit ako, di ba kinumentuhan ko nga ang bastos, naiirita ko dun sa isang babaeng ang laki-laki ng wet packs at saka ng dede, tas kung ano-ano yung music video niya, di ba? Kinukomentuhan ko yun. Pero ang akin lang kasi, hindi naman niya ginawa yun in live, in free TV. So problema niya na yun. Although, sabi ko, hindi malaswa. Ang komento ko dun, malaswa dahil feeling ko wala na yung art. It's all about the art. Sabihin, nawala na yung art. Kasi meron namang malaswang may art pa eh. Eto, wala na yung art. Yun ang komento ko doon. Ngayon, ibang usapan yun, pag dinala nila at kumanda ng gusto ko ng tikiti sa TV, ibang usapan na yun. Babanatan ko talaga yun, di ba? Bakit? Eh, wag mong dalin sa TV yun. Kaya nga ako naiinis dito kasi ang sagwa eh. Ang sagwa talaga ng tignan. Tapos, eto ha, makikita ngayon ng mga bata yan. Iisipin ng bata, normal yan. No, it's not normal. Sorry ha. Pasensya na kayo. I will speak my thing. Hindi ho normal yan. Sa mga batang manunood yan, hindi ho normal yan ganyan. Okay? Wag ho kayong maging, normal pala maging ganyan. Hindi ho normal yan. Pasensya na po. Okay? Mga bata, hindi ho normal yan. Yung ganong klase. Ano ho ang normal? Lalaki at babae. Yun po ang normal. Sa tingin ko, ha? Okay? Again, ulitin ko po. I am not against them. What I am saying, hindi normal. Ano ibig sabihin? Yun ang talagang natural na ginawa ng Diyos. Ang lalaki at ang babae. Ngayon, ibig bang sabihin yung mga LGBTQ hindi ginawa ng Diyos? Hindi. Ay, hindi. Mali. Ginawa sila ng Diyos, pero nalihis lang po sila. Ibig bang sabihin, hindi dapat sila mahalin? Hindi ho, dapat po silang mahalin. Ha? Well, hindi ko sinasabing sila lang ang makasalanan. Hindi ho, kahit babae, lalaki, makasalanan din. Ang punto ko lang, hindi ho yan ang natural na creation ng Diyos. So, hindi dapat natin yan gawin. Yun ang akin. At kalayaan kong sabihin po yun dito. Kalayaan ko po yun. Ulitin ko, hindi ko sila pinandidirian, hindi ko sinasabing masamang nilalang sila, hindi ko sinasabing mga demonyo sila, hindi ho. Wala akong pinipili ang makasalanan, babae, lalaki o ano, LGBTQ, makasalanan. Nasa tao ho yan. Wala ho yan sa gender. Pero hindi lang po, sa tingin ko, normal ang ganong klaseng pagpili ng ating kasarian dahil ang ginawa po ng Diyos ay lalaki at babae. Yun po ang dapat nating piliin. Yun o ang ating natural. When I say natural, wala ka naman o siguro makikitang
merong ano na ano, di ba? Yun lang sa akin, ha. Ngayon, kung iba ang pananaw ninyo, wala naman po akong problema. Pwede nyo naman isabihin yan, di ba?